How's my life as a broadcasting student / class president plus introducing my college friends? So guys, just keep on watching! So, pag-usapan muna natin is, kamusta ako as a college student / broadcasting student? So, as of now, okay pa naman, kinakaya pa naman. And, noong week 2, yung sobrang ngaragan kasi natambakan kami ng module, sabay-sabay sila nagbigay. Pero, natapos naman and umabot naman sa deadline. So, kamusta? Diba nga, actually, wala talaga akong background sa course na tinetake ko. And, naging mahirap siya, syempre, kasi hindi naman talaga yung gusto kong course. Pero, okay naman, as of now, okay, and masaya ako sa napili kong course kahit na hindi ko talaga siya gusto. As a student, grabe na feel ko yung pressure kasi sabi nga nila, college tour yung pinaka matindi at pinaka mahirap sa buong pag-aaral mo kasi syempre, ito na yung katotohanan, kumbaga college na yung pinakalaban mo. And then, dito napapasok yung kamusta ako as a class president. So, hindi ko talaga in-expect na magiging president ako ng ano namin, ng section namin. Kasi, ganito yung pwento ko sa inyo. Nung mga hindi papasokan, meron kaming GC ng buong broadcasting simula first, hindi, simula broadcasting 1A, 1B, and 1C. Pero nung time yun, hindi pa namin alam kung anong section namin. Ganon. Pero nandun na lahat ng mga broadcasting students ng freshmen. And then, yun, si Ate Kams yung parang president ng Broad Society that time kasi syempre hindi pa naman nakapag-election ng ako. And then ano, one time chinat ko siya, sabi ko sa kanya na Ate Kams, baka tapo pwede kayo magawa ng poll sa GC kung sino yung mga sa 1A, sa 1B, and sa 1C. And then para makagawa na kami ng GC bawat section kasi syempre magpapasokan na hindi pa magkakilala. And then sabi ni Ate Kams, okay daw. E di yun, nagkaroon na ng poll sa GC ng world ng buong freshman ng broadcasting. And then, yun ang sasagot ng mga nagsagutan na din yung mga ibang tao doon. And then, ako kasi, broadcasting 1C ako. And nakikita yun doon sa registration form ng, sa portal ng LSPU. And then, ayun, mga nagpola na, unang sagot sa poll is yung mga 1C. And then, after nun, gumawa na ako ng GC, inad ko na yung mga nagpola sa 1C. And then, hanggang sa nakaipon na kami ng magkakaklase na hanggang umabot kami ng 21. And then yun, edi yung papasokan yun, tamang kwentuhan, kami magkakaklase. And then, nung first week is sobrang natetense din ako kasi ako yung chinachat ng mga klase ko. Kasi meron pa rin mga hindi enrolled or officially enrolled and may mga problema pa sa portal. And then, nung mga first week, ano, syempre as a student na rin ako dati ng LSPU, nag-insist na ako na ako yung tutulong sa kanila na mag-chat sa registrar, na tumulong sa pag-aasikaso ng enrollment nila. And then yun, nag-announce ako, kada may nakikita akong post na connected din sa amin. And then yun, nag-announce ako sa GC namin. And then, nag-chat din ako ng mga teacher namin o ng mga prof namin dun sa subject na mga itatake namin. Kasi nalaman ko na hirap daw yung mga teacher haginapin yung mga estudyante. And then, yung ibang teacher, ako yung naghanap sa kanila and yung iba. Sila yung nakahanap sa amin. And, ayun, first week din naganap yung election ng classroom. Noong una, nag-aragan kami sa pagka-class officer. Pagi parang magpa-plan kasi nag-chat si Ate kami yung president ko ng BroadSoc na kailangan na daw namin magkaroon ng mga classroom officer.
kasi magkakaroon ng botohan ang broad society, ang kailangan ng doon mga klase ng officers. So, edi, habang wala kaming klase, nagbotohan na kami. Pero, after nun, imilit pala namin yung advisor namin. And then, nagpa-classroom officer na din siya. So, sa president, akong binoto, ako, si Russell, saka si Butch. Hindi ko talaga in-expect na ako yung mananalo kasi ako, nag-a-announce lang ako sa DC mga alam ko, nag-a-asikaso lang ako para sa aming lahat, ganun. And then, ang ending, ako yung nanalo. Siyempre, hindi ko naman matanggihan kasi nakakahiyad mo sa mga kaklase ko na naniniwala sa akin, ganun. So, mahirap kasi, first time ko maging classroom president. Buhay ko kasi naging officer ako pero hindi ganun level eh. Yung mga mabababa lang na officer. So, ayun, simula nung naboto ko kasi classroom president, pinanindigan ko and ipinapakita ko sa kanila na hindi sila magsisisi na binoto nila akong classroom president. And hindi ako nagkulang sa pag-a-announce na kung ano-ano na dapat namin malaman. At yun. Ano, yun din yung week 1 din, nangyari yung botohan ng week 1 ba or week 2? Botohan ng ano, ng Broadsock. And then, binoto ko ng mga kaibigan ko as a sergeant at arms, tsaka auditor. Pero nung una, yung una sa ganito, sergeant at arms, hindi ako nanalo. Sa akala kasi namin, dalawa yung mananalo, pangalawa ko yung sa mananalo dapat. Kasi isa lang kinuha. Tapos naman sa sergeant at arms, hindi ako nanalo. Pero okay lang, siguro plano ni Lord na asikasuhin ko muna yung room. Kumbaga, yun pa lang yung stepping stone ko na ganito IB, dapat ano, mag-focus lang muna sa classroom mo na dyan muna kita nilagay para maging way mo. Kunyari, parang ano lang siya, parang dapat matuto muna ako as a classroom president muna bago pumasok sa malaking society. Kasi syempre, malaking society yung sa broad society kasi sa buong broadcasting yun eh. Simula po siya ng 4th year. So, ayun. Ano pa ba? So, ayun. Ako din yung mga nauutusan ng mga teachers namin na, oh, miss ako, ma, mag-compile ka ng modules niya sa PE, simula week 1, week 2, week 4. Pero feeling ko, buong school year, magko-compile ako ng modules namin sa PE kasi yun ang sabi ng coach namin. So, sa ibang subject naman, yung ibang subject namin, solo-solo ipapasa Google Classroom. Pero yung mga reflection, kinocompile ko na kasi para hindi mahirapan yung teacher namin na mag-isa-isa pang bumas. Kasi syempre, pare-pareho tayo nahihirapan dito and kailangan natin matulungan. So, ayun nga, doon sa isa namin teacher, nagpagawa ko siya ng reflection about kay Rizal. And then sabi ko sa kanya, sir, baka po gusto niyo pong i-compile ko na lang po lahat ng gawa namin magkakaklase para po hindi na po lang mahirapan magbukas ng pala isa-isa. And then sabi niya, mabuti daw na gawin ko yon para nga iwas, ubus oras din kasi yung pagbukas isa-isa. So, nung yung ginawa ko, ano, lahat kami, in alphabetical order ko na lang na lahat na rin, simula A hanggang Z. Nilagay reflection na doon para isang file na lang mabukasan na sir. Para, di ba, yun know. So, yun. Nakakapagod. Ganun pala yung feeling ng president. Mas gamit na gamit ngayon, lalo na ngayong online class. Kasi ang daming gawain. Grabe, feel na feel ko yung pagod. Yung tipong kailangan matapos ko na lahat ng mga modules ko ngayong araw kasi magkukumpay na ako kinabukasan. And madami kami, 20? 21 kami kasi nag-drop na isa, so 20 na lang kami. Imagine 20 estudyante yung ikukumpay ko. Tapos, yung unang module namin sa PE, 5 activities siya. So, ang ginawa ko kasi, isang file, andun yung isang lahat na activities namin sa isang activity. Kumbaga, bawat activity, isang file para hindi mahirapan yung coach namin na mag-check din. And yun, imagine, 5 compilation sa isang ano lang, week. So, nakakapagod, syempre. Pero, masarap sa feeling after matapos yung compilation kasi hindi pa deadline nakakapagpasa na kami. And yun yung turo ko sa mga klase ko na matuto kami huwag gumawa or huwag mag-procrastinate kasi kami din yung mahihirapan. Kumbaga, nagbibigay ako ng deadline. Kunyari, ang deadline ng module namin is dapat Sunday makapagpasa na kami. Binibigyan ko sila ng deadline. Kunyari, ano, ayan, katulad nung kahapon, sabi ko sa kanila, dapat Friday ng gabi. Kasi dalawang activity lang naman yan. Isa groupings, yung isa magre-research na lang. So sabi ko sa kanila, baka makapagpasa na rin naman tayo lahat ng Friday. Within Friday, so magpasa na kami. So, nung Friday, nalaman ko na meron pang hindi nakakagawa ng mga activities.
activity sa groupings. So sabi ko sa kanya, sige, or i-adjust ko yung deadline ng Saturday hanggang lunch or 10 a.m. And then, yun, mga ang dami naman nakapagpasa agad. So, meron lang akong intern na isang grupo na na-late. Kasi, meron pang hindi tapos isulat. So, yun, napagbigyan naman. And, yun, ganun yung ginagawa ko para, kasi syempre ako, as a student, meron din ako mga sinasagot ang module. Sinabi ko sa kanila na, dapat, ano, maging maintindihan din sila kasi ako din. May ginagawa rin naman akong sariling buhay dito pag walang pasok. So, ayun. As of now, good na, goods naman yung mga klase ko. Nasunod naman sila. Wala pa naman ako na experience ng mga klase ng mga maka-attitude. Meron man pero naiintindihan ko pa naman. So, next, introducing my friends. Ito na. So, syempre, unahin ko si Nash. Si Nash Elidana. So, si Nash po ay schoolmate ko na nung senior high sa Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz Campus. Isa po siyang ICT student and ako yung student. Nagkakakita na kami sa school. Lagi kong malinitian, batian, ganun. And hindi ko din in-expect na magiging kaklase ko siya kasi hindi din naman talaga broadcasting yung gusto niyang course. And then, siya yung sekretary ng section namin. And siya yung una kong naka-close sa aming magkakaklase kasi una pa lang, enrollment pa lang, pag-aasikasuhan pa lang, kami na nagkakausap ganun, and sabi namin, sana magkaklase kami. And then, nung nag-check na kami ng portal, nagod daw kasi nag-cheat sa akin, 1C daw siya, eh 1C din ako. So, yun. Isa din siya sa mga lagi kong napagkukwentuhan and lagi kong kat-chat, ganun. Sanay kami magkwentuhan sa mga run sa buhay, sa mga crush-crush natin, ganun. So, si Nash po ay isang luhalukang tao and masayang kasama. So, yun. Next, si Butch. Si Butch po ay isang taga Cavite ba? Ganun? Galing siya. Basta taga Cavite siya, taga malayo. So, hindi talaga dapat siya sa LSU. Dapat sa ano siya? Polytechnic University of the Philippines. Kaso, napagpad lang doon sa LSU. So, ayun. Si Butch ay vice president ng section namin. And isa din siya sa mga tumulong sa akin. Or madalas ko makausap kasi matanong kami pareho. So, tatanungan kami sa isa, share kami ng mga ideas naman, ganun. And then, si Butch din ay isang malakas ang tayo. Malakas ang tama, ganun. Hindi, si Butch ay ano, parang, kumbaga, nung sinahay, si Butch ay naging ganap na Jeruel na tropa na ngayon. Kasi si Butch ay talaga namang, parang sila ni Ras, pero mas madalas kong makausap si Butch kasi kay Ras. And yun, napag-uopinan ko halos talaga si Butch. And yun, si Butch ay sobrang matalino at nakakaya sa kanya. Magaling siya mag-English. Lagi niya kami in-English sa group chat namin. So, para siyang si Israel. So, yun. So, next, si Ras. Sige, sabi natin si Ras. Si Ras ay isang taga San Pablo. And magaling siya mag-broadcasting. Na-testingan niya na kami. And as in, wow, ang galing. So, ayun, si Ras ay inaasar sa akin ng aking mga pamag-aral. Pero, si Ras po ay medyo wana. Nasaan na po kami ng mga teacher namin, lalo na po si Sir Ralph, kasi visit po si Gwyneth. So, ayun. Tuwang-tuwa sa amin si Sir Ralph. Pero, yun ay mga katuwaan lamang dahil may jowa po si Ras. So, si Ras ay isa ding matalinong estudyante. Pero sila ni Butch. Kumbaga, ano sila? Ito si Ras, ito si Butch. Grabe, pantay sila ng galing. Kaya, pag may groupings kami, sinasabi ng mga kaibigan namin na paghiwalayin daw yung dalawa kasi pag pinagsama sila, or magkasama sila, talaga namang sure win na mataas ang grade. So, ayun, next na natin si Gwyneth. Si Gwen ay taga Luciana. YFC din daw siya, so hindi ko siya nakikita sa mga activities ng malakihang activities ng YFC kasi hindi ako palatandain pag hindi ko nakakausap, ganun. So, si Gwen ay
siya ay naging Nicole, kumbaga, sa buhay ko ngayon. Kasi si Gwen yung taong, si Gwen yung tipo ng tao na, kunyari ako, kasi hindi ako mabilis makagets pag may pinapagawa, ganun. And then, isang chat ko lang sa kanya, i-explain niya sa akin through video, through voice message, voice record, ganun. And ganun siya kabait para tumulong. I don't know if sa akin lang or sa iba din ng friends, pero sobrang na-appreciate ko yung ganung effort niya kasi hindi siya, hindi siya selfish. Sineshare niya yung mga nalalaman niya and yung mga nagigets niya. And I'm thankful for that, Gwen. So, si Gwen din ay lumalaban or sumasabay dun sa Piras and Butch kasi si Gwen din ay pala sagot and goods yun. Hawaan mo naman ako. Charot. So, ayun, next natin ay si Alaysa Marinas. So, si Alaysa Marinas ay graduate ng San Antonio de Padua College. And matagal ko na siya kilala. Kumbaga, nakikita ko na siya kung saan-saan, sa mall, sa plaza. Friend ko siya sa Facebook lati pa. And famous kasi yun si Alaysa, kaya kilala ko. So, ayun. Nakakausap ko na rin siya dati nung ipa-start yung klase kasi, yun nga, sabi, nakita ko yung pangalan niya sa qualified students ng broadcasting and then yun, chinat ko siya, kuntuhan kami, tanungan kami pag may updates. Uy, may may, may lumabas na ganito, natignan na din ganito, ganun. And then, hindi ko din na-expect magiging kaklase ko siya, kasi syempre, hindi kami sabay-sabay nag-enroll. Kumbaga, ganun kasi yung sa LSP, yung kung nauna ka mag-enroll A ka, kung uubusan naman slot sa AB, tapos mag-C, ganun. So, yun, thanks God kasi yung kaklase ko si Alaysa. Malakas, actually malakas toyo namin lahat, pero talagang bilang mo sa kamay, talagang malakas ang toyo, malakas yung saltek, yung talagang hanggang kabalusubasan. So, ayun, and goods po, sobrang goods po yan si Alaysa May Marinas. And then, next, si Eunice. Si Eunice ay isang taga, Luciana rin. Si Eunice ay tahimik na estudyante at kaibigan. Siya yung tipo ng tao na yung tipo nagbi-video call kami, siya nangit-nangiti lang, tawa lang ng tawa, ganun. Pero, may ganun naman talaga sa tropahan, di ba? Talagang tahimik. Ganun. Pero nakakausap naman siya. Nakakausap naman siya, pero yun nga lang, talagang matahimik lang siya. So, next, si Kit Lahangkulo, ang aming muse. So, si Kit po ang aming muse, and siya po ay sobrang ibang level yung kagandahan, ibang level at ibang level ng katuyuan. Talaga naman. Isa din to sa mga pinakagala na mamumat mo, nag-online class, mga sa galaan, paraw sila ni Alaysa, paraw silang nasa galaan madalas pag nasa online class. And siya yung tipo, sila yung tipo ng tao na nagtatanungan kami kung tapos na ganito, tapos magtatanong bigla si Kit at si Alaysa na, may ipapasa, yung mga ganun ba? Yung parang tao huli sa balita. So, ayun. Sobrang lakas din po ng polo ni Kit, yung tipong nag-online class kami, pinagtitripan yung camera niya, yung mga pang maglalagay ako ng clip dito. Yan, nalagay ko dyan. Ng mga ginagawa niya minsan sa online class. So, yan. So, next natin ay si Joseph. Si Joseph ay isang continuer ba? I don't know sa term, pero ayun, meron siyang subject na hindi i-take. Katulad ng PE, kasi na-take na daw dati. So, si Joseph po ay ayaw niya sabihin kung ilang taon na siya. Masasabi niya sa amin, matanda na daw siya. And siya yung naging kuya namin sa tropahan namin. And then, si Joseph ay sobrang, tawag dito, sobrang na-appreciate yung effort ko. Kada magtatanong siya sa akin, sinasabi niya na, hala, Ivy, ang galing mo. Ganun, parang nakakagaan kasi may nakaka-appreciate ng tulong ko. Ganun, na-appreciate ko si Joseph. And sobrang happy ako sa mga taong nag-appreciate ng mga nagagawa ko. Yung mga simpleng appreciation is sobrang happy na ako ganun. And then, siya po ang escort namin, si Joseph. So, next, si RJ. Si RJ, isang taga-Magdalena na yung tipong papasok ng online class na nakasando, may higaw din may takita yung tattoo. So, si RJ ay isa din sa maingay slash tahimik, ganun. Kasi hindi siya masyadong pala-chat. Kumbaga, bihira mag-chat kasi siya ay may jowa. So, yun, nung mga unang week, isa din siya sa mga nakakalaro ko kasi nung una palang week, nagkakailaan ako kang mag-MLML. Siya yung nakakampi ko. And sobrang ano niya,
sobrang chill ng kaibigan, yung tipong nag-ML kami, tapos na magkakampi kami, pinag-open mic niya ako, tapos tama kwentuhan kami kung ba't ako nag-broadcasting, kung ba't broadcasting ako mo, kung ako nang galing school, ganun, tama kwentuhan na kami, and good sa mga ganun kaklase. So, ayun na po sila lahat. So, tinawag po namin ang trabahan namin na Depungal. I don't know kung ba't Depungal, pero ang tanda ko, sila siya nagpalit nun. And as of now, sobrang goods ng tropa ko. And add ko lang din pala, si Mandy, tipa. Siya yung isa din sa mga talagang lagi kong nakaka-chat, lagi yung chat sa akin. Lagi akong kinakamusta. Sabihin niya na, good morning, press. Huwag kang papaka-stress, ha. Yung mga tipong ano, kumbaga, siya yung nagko-comfort sa akin every day. And sinasabi niya na, basta sobrang cool ng kaibigan, yung tipong, basta, as in, wala akong masabi kay Mandy. Sobrang, si Mandy ay isa sa mga talagang nakakausap ko araw-araw. And siya ay naging Pauline, kumbaga. Pero hindi naman, hindi niya mapantayan si Pauline kasi syempre iba yung pinagsama naman yung Pauline. Kumbaga lang, yung concern ni Mandy is parang si Pauline. And then, late na kasi si Mandy naka-enroll kaya ako yung nakausap ni that time na yun nga, nagtatanong and then legit kasi yung advisor ko na tulungan ko daw si Mandy kasi parang second week na siya, ata siya naka-enroll or basta late na siya. So, sinendan ko siya ng mga dapat niyang gawin na nakaligtaan niya. And then, simula nun, lagi na kami magkausap, lagi niya ako chinachat. And then, yun. So, yun lang yung mga friends ko. Friends ko din yung mga ibang klase, pero yung mga close friends ko is nasa Depungal and plus, di ba? So, ayun. Masyado nang mahaba yung vlog na to. And thank you sa pakikinig. And Sunday kasi ngayon, sobrang happy ako kasi tapos na ako sa mga dapat kong sagutan. Tapos na ako mag-compile ng PE namin. Ipasa ko na rin siya kahapon. Kaya, naisipan ko mag-vlog. And next vlog, bala ko naman mag A Day in My Life. Habang nag-online class. Basta yung araw nang may pasok ako, doon kayo sasakto yung pag-vlog ko. And abangan niyo po yun, guys. So, that's all for today's video. Thanks for watching and see you on my next vlog. Bye! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.